Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sri Bat 75. Okay, ako si Gogo ang Riol. Ano? Ipinadala ako ni Goni. Kilala mo ang anak ko? Si Goni? Inutusan niya akong iabot ang perang ito sa inyo. Napakalaki ng tulong niya sa kumpanya namin. At ano naman klaseng kumpanya yun? Malamang ikaw ang akil niya, tama ba? Ano ba ginagawa niya? Anong ginagawa namin? Teka, ano nga ba? Mga battery. Ito ang pera? Oo. Aray! Ay, naku! Bukas sinuswerte siya. Ate, bibilangin ko lang to, ha? Ayos ka lang ba? Ah, napaso ako. Kuha ka ng pandalo. Opo, sige. Salamat. Digil, dyan ka lang sa loob. Ano ba talaga ang trabaho niyo? Ako. At sino ka naman? Pamangkin ka ni Goni. Tama? Ay, talaga magkamukha kayong dalawa. Halika, pumasok ka. Napakagwapo mong bata. Anong pangalan mo? Partigil ang pangalan ko noon, pero ngayon Hamdigil na. Kaso namatay na rin ang amain ko nung isang taon, kaya magbabago ulit yun. Ang buhay ay puno ng pagbabago. Ganun ba? Ay, oh, sige. Bibigyan kita ng pera, ha? Teka. Ito ay dahil lagi kang nakikinig sa mama mo. Salamat po! At ito naman, dahil nag-aaral kang mabuti. Salamat po! At ito naman... Dahil hindi ako nakikipag-away! Tama yun, huwag kang makikipag-away. Sa pagkain ng gulay! Tama, lagi kang kumain ng gulay. Sa pagtawid sa tamang tawiran! Tama, dapat lang tumawid sa tamang tawiran. Ano ba? Hustler pa lang batang ito eh. Sana makita tayo. Salamat niya, po! Ano po yung hustler? Uwian na, kailakasan natin ang pusta. 400 cards! Ay, kailangan ko na rin umuwi, kaya tapusin na natin to. Tingnan natin ang galing mo. 600 cards! Kulang yan. Ay, 1,000 cards! Uutang ako ng 800. 80 cards ang interest, okay? Robot pair. Universal water card lang makakatalo sa robot. Pero walang ganong klaseng card, di ba? Maraming salamat! Teka lang. Gutom ka na ba? Bakit nagmamadali ka? Nagpapatawa ka ba? Hindi ka yung talunin ng dog card ng snail card. Talo ka na. Talo ng water ng robot, di ba? Asawa ko. Ngayon pa makangana kung kailan maglalaro ako. Oh, pare, huwag ka na umalis. Kapag kulang ang players, hindi masaya ang laro, di ba? Kumuha na lang kayo na papalit sa akin. Hoy, Digil, ikaw nga muna maglaro habang wala ako. Huh? Sige, ha? Ano? Tingnan mo nga naman ang isang yon na ba? Ano bang akala niya sa batang to? Baka nga walang ipusta yan, eh. Takot ka matalo? Di ba ang usapan natin puro pera lang? Pero handmade naman ang isang yon. Sige na, pero magmula sa araw na to, ha? Dito okay lang kayo pwedeng kumain, okay? Oo, syempre naman. Bawal sa mga restaurant. Salamat talaga, bata. Bata? Ano ko, hindi. Dito lang kayo kakain! Maliwanag ba yun? Nalintigan tayo sa batang yun. Tandaan ano mo bang, naipatalo nung isang buong sahod niya? Maliwanag ba yun?
Hoy, bata! Sa susunod ulit, ha? Kung ganun, ikaw pala ang batang tinatawag nilang hustler. Tama ba ako? Ako naman, narinig ko ang pangalan mo, Iguang Chul. Anong sabi mo? Pwede ba kitang tawaging kuya? Sa pagsusugal, Tera ang hari at mas magaling na player ang mauupos sa trono. Talaga, ha? Huwag kang iisa pantalo pag natalo ka, ha? Sige. Ito pa rin sa lumabas! Nalalo na naman! Nahihi ka ba, kuya? Ano, kuya? Naubos na ba ang mga pera nyo? O baka naman, kailangan nyo na umuwi. Tumahimik ka na lang at pumusta ka. Sabi mo eh. Talaga? Kuya, hindi ka pa nakakita ng ganito, di ba? Talo ka na. Pero ayaw mo pa rin magpaawat. Huwag mo nga akong tadyakan. Ang batang to. Magpalit ka nga ng damit. Hoy, kayo. Pwede ba kayo tumingin? Hoy, kuya. Pwede ba tigilan mo na yung pagsasugal mo? Pwede ba? Lumabas ka na nga dito. Oo, sige. Lilipad ko ang kotse. Naglakad-lak kaya tayo. Kilala mo ako? Hindi pa eh. Ngayon ko lang nakakita na maganda? Patingin nga kung totoo ang sinasabi mo. Maganda ka nga. Anong pangalan mo? Ako si Hamdi Gil. Nakaharang ka. Kapatid ka ni Guang Chul kaya... Ikaw sa Guangso? Sisimulan ko na. Ang ano? Anong ginagawa mo? Teka kuya, mapapalit! May magandang babae sa lugar natin. Ang saya-saya ko! Ayun ako. Ano na naman? Patataya ako, ha? Hindi na tama ito! Hindi ako talo dyan! Kanina nyo ba ako dinalaya sa larong to? Sinatap niyo ako, ano? Inakamod niyo ba ako? Kailangan niyo ba kung sino pamangkin ko, ha? Sisiguraduhin ko mabubulok ay sa kulungan! Pinago niyo ang bara, ha? Kitang-kita ko yun! Tawag ako ng polis! Ipapakulong ko kayo lahat! Maliwala mo yun! Pasensya na, pasensya na! Pasensya na! Ayoko talaga nananakit ng taong mas matanda sa akin. Kaso trabaho ko yun eh. Kaya man, kailangan na nating itigil ang bisyo mo. Hubad na. Ano? Hubarin mong damit mo, tapos tumayo ka ron. Para makuna kita ng litrato. Huwag ka naman gawin yan, sir! Kung ako sa'yo, maghuhubad na ako. Baka ako, hindi na ba ako uulit? Ang dami mong sinasabi. Hello, si Ghost ito. Oh, Mr. Jang! Hindi, sir. Teka, sandali lang, ha? Sige po, sir. Hoy, ikaw ang malalagot sa akin pag hindi pa yan nagubad. Masusunod po. Ayos ka lang ba? Nakangiti ka pa, ha? Ay, sumunod ka na lang. Uhubarin mo ba yung pantalon mo? Puputulin ko yung pinagmamalaki mo. Oh, ito na! Susunod ka rin pala, pinahirapan mo pa kami. Tumayo ka ng tuwid. Ayusin mo. Itas mo ang noo mo. Yan, ganyan, ngumiti ka. Magaling. Okay, isa, dalawa. Tito! Naipatalo ko ha. Lahat ng ipon ng mama mo. Ano gagawin ko, Digil?
Umuwi po tayo, okay? Tara na. Hoy! Ano? Ha? Lumaba ka! Ikaw yung nagde-deliver ng Chinese food. Aba, talagang ang batang to. Hoy, tumayo ka dyan. Tumayo ka dyan. Ikaw! Tayo na, Daigil. Tara na. Tumakbo na tayo. Tara! Heto, anak. 6,000 na laban yan. Hindi mo siya napatay, kaya huwag ka mag-alala. Basta magtago ka lang muna sa ngayon. Nangyayari talaga yung mga ganitong bagay sa buhay ng tao. Lilipas din ito. Malalampasan mo ito, anak ko. Basta mag-iingat ka. Pangako mo yan. Patawad, Mama. Sisigaw ako. Teka, sandali lang. Hinahanap mo si Kuya? Hindi, ikaw ang pinunta ko. Bakit? Anong totoong pangalan mo? Ako si Mina. Mina, mahal kita. Salamat. Teka lang! Kahit na magustuhan mo rin ako, hindi tayo po pwede dahil mahirap lang ako. Alis ako dito. Pero, pag bumalik ako, sisiguraduhin kong karapat-dapat na ako. Kung maghihintay ka, babalik ako para sa'yo. Pakakasalan mo ako? Siyempre. Ang cute mo naman. Goodbye kiss? Ayoko. Sa susunod na lang kung ganun. Walang problema. Mag-iingat ka lagi, ha? Teka, Daigil. Bukas ang zipper mo. Uto-uto ka pala. Hoy, Mina! Pakakasalan kita! Lagi mo yung tatandaan! Hindi dito. Ay, alam mo, sobrang ganda mo! Hello, Jerry. Asesado ka na doon ngayon, ah. Ikaw lang ang malalapitan ko. O, sige. Maraming salamat po. Ang laki ng bigay ko sa'yo, ha? Tatlong oras, nandiyan ako. Hintay mo ako. Ah, salamat talaga, ha? Ano ka ba? Huwag ka na magpasalamat sa akin. Diba, ang mga tao may kanya-kanyang swerte. Sa trabahong to, kung madiskarte ka, magiging bench na sasakyan mo. Masarap pakinggan ang bench, no? Kailan ako mag-umpisa? Easy ka lang, bro. Ikaw ang nagturo sa akin, kaya sagot kita. Ooh, Rolex. Malaki ba talaga ang bigayin sa Gangnam? Mahirap gawing trabaho ang pagsusugal. Diba, tumigil ka na? Tinatanong ko lang. Matindi ang labanan dito sa Gangnam. Puro pera lang ang usapan. Ang sugal doon sa probinsya, katuwaan lang. Bro. Ano yun? Hindi ka na babalik sa probinsya? Bakit naman ako babalik doon? May bala ka ba? Pag mayama na ako. Habang nga sa biyahe, madami ako nakikitang building. Bibili ako ng isa sa loob ng 5 taon at ibibigay ko sa iyo ang 1 palapag. Katuwaan lang. Bakit hindi mo pa ibigay ang kalahati ng building sa akin? Ngayon nandito tayo sa Seoul, magpakasaya tayo. Here. Laban! Dito sa Gangnam, Charlie ang itawag mo sa akin. Wala ka nang mahahanap na kasingmura nito dito sa Gangnam. Tahimik at may magandang tanawin pag binuksan mo itong bintana. Oh, hindi ka nalugi dito. Magandang presyo nito.
na naman dumating. Bumili ka ng sapatos? Ito bang sinasabi mo? Ikaw ang magpapark ng mga sasakyan. Magpapark ng sasakyan? Wala kasi yung nakatawa ka eh. Magandang umaga, boss. Nasaan si Shin? Namumulekta, boss. Nakahanap ka na ba ng cook? Sa totoo lang, mahirap makakuha ng tamang tao, boss. Bumati ka. Sino siya? Kababata ako, boss. Masyado kasing maraming sasakyan ngayon. Hindi tayo basta nagtatanggap ng tao dito. Ngayon lang naman siya magtatrabaho, boss. Ako na pong bahala sa kanya. Magtrabaho na kayo. Charlie, dalhin mo ako ng ramen. Sige po. Sino ang taong yun? Si Mr. Gojang. Sino? Siya ang boss dito. Ang sabi sa horoscope mo ngayong araw, may taong darating para tulungan ka. Sana po magustuhan yung abalon, boss. Ang dami na sabaw. Tama-tama lang. Napakasarap. Boss. Gusto ko po sana ng trabaho. Anong pangalan mo? Ako po si Degil. Ham Degil. Ham Degil. Magandang pangalan. Kailan ka pinanganak? November 4, 1987, sir. Isa kang Scorpio. Ang mga Scorpio ay matapat pero magaling sa pag-iigante. Nakan ang kamay mo. Maganda ang linya ng palad mo. Tapat kang tao. Isang katangian na dapat taglay ng lahat. Ano sinabi ni Jerry tungkol sa akin? Mahalaga sa inyong katapatan? Papuntahin mo siya rito. Ay, maingat si boss sa pagkuha ng mga tao. Pero dahil kaibigan kita, pumayag siya na pumasok ka. Hindi kaya. Nababasa niya sa palad ko na isa akong hustler. Sino ba naglalaro dito? Sipin mo na lang, parang isang buong kumpanya ang lugar na to. Malaking pera pinapasok ng mga naglalaro. Si ang head ng security natin, si Chief Shin. Kamusta po? Ako po si Andigil. Napakahalaga ng seguridad natin dito. Ano ba yan? Bakit ba ako bagal yung kumilos? Miss Min, pakihawi naman ang kurtina. Isa, dalawa, tatlo. Balay, balay, balay ni Superman. Nasunog ang balay, balay ni Superman. Balay, balay, balay. Hinto na! Isa lang ang pasok. Dahan-dahan. Oh, huwag kayong magunahan. Isa lang itong meeting ng magagandang nani, Inspector. Sa inyo pa itong sigarilyo? Oh, sa akin nga. Salamat. Dahil na, bukas pa yung zipper mo. Ang pangalan niya ay Madam Sir. Pasensya ka na, Director Lee. Nagpapautang siya ng may malaking interes. Kung anong tubo ng pautang niya, yun ang pinapasok niya sa kumpanya. Alam mo kung paano siya kumikita? Paano? Sa loob ng 6 na oras, maraming taong nauubusan agad ng pera. Ano sa tingin mong gagawin nila? Siyempre, uutang sila ng pera kay Madam So para makapagpatuloy sa laro, di ba? Pagkatapos nun, susugal na naman sila at matatalo rin naman. Kaya ang ending... Makabwisit! Uutang ulit kay Madam. Dito sa lugar na to, ang customer na lagi natatalo ang paulit-ulit ang bida dahil kailangan nila ang pera. Aray! Kayo pala. O ikaw, boss na ba ang tingin mo sa sarili mo, ha? Nakalimutan mong isara ang pinto. Sino ka naman? Bagong salta, sir. Sino ba yung taong yan? Kilala mo? Si Chiso, siyang manager dito. Gangnam Hustler? Isang siraulo ka mo. Kung pwede lang talaga, matagal ko nang binasag ang pagmumukha niya. Hintayin niya lang. Bro. Ano yun? Anong ginagawa ng bagong salta? Dalawang order niya na ramen! Degil! Masigarilyo ka ba dyan? $20? $20 para sa sigarilyo? Sobrang naman ata. Pero sir, nagtaas na kasi ang presyo ng mga bilhin ngayon. Isa mo na lang tumira. Ayos. Ano na ako eh. Anong dapat ko itira? Kung ako sa inyo, straight down itatay ako. Diego, honey. Vitamin drinks nga para sa akin. Okay!
$20 ang dalawang bote. Pero para sa'yo, $50 na lang. Panalo! Ayos! Right. Ano ba? Ako, magbabayad ng mga troll. Gusto ko ako magbibigay ng tips sa kanya. Ano? Ay! Pinatatawag ka ni Boss. Gaano ka nakatagal dito, Degil? 5 buwan na po, Boss. Naglalaro ko sa inyo, no? Tama. Ako ang pinakamagaling sa probinsya namin. Iloperahan sa appendix si sa'yo, kaya kailangan niya muna magpahinga. Sige na. Kayo, masikaso sa mga special na customer. Ano sa tingin niyo? Kawawa naman kayo! Panalo na naman ako! Hindi ba sinabi ko swerte ako kapag umuulan? Kapag malakas ang kulog, malaki ang panalo ko! Ay, rin din ako sa'yo. Magpahinga ka! Hindi na pala kaya eh! Bilisan mo na, balasahin mo na! Tumaya ka muna. Ah, tama! Isa, dalawa, tatlo? Para tuloy-tuloy ang swerte sa laro. Baka akalaan ninyo, nag-iinit pa lang ako sa lagay na to. Hoy, hoy! Teka! Ilang cards ang hawak mo? 4, di ba? 6 ang naibigay mo sa akin, tignan mo. Ano nangyari? Nakamali ka ng bigay. 1,000 yun, oh. Ulitin mo balasa. Pwede ba ayusin yung trabaho nyo? Hindi ka naman siguro bagoan dito. Pasensya na talaga kayo. Ayusin ko na. Walang problema doon. Pangit din naman ang baraha ko, eh. Charlie, baka gusto mo magpahinga saglit. Ako muna magbabalasa. Walang kaso sa akin kahit sino magbalasa. Mananalo pa rin ako kahit anong mangyari. Ang pinakagusto ko sa lahat ng mga tao masayahin gaya mo, sir. Kaya, tataya ako ng $10,000! 7 puntos. Siyang sa akin. Panalo ka. 7 pares. 8 pares! Teka, maraho naman ang laruin natin. Pag pinagsama-sama, 256 points. $25,000 ang katumbas nun. May nangangailangan ba sa akin? Pitong buntos. Walang sakit. 6 pares. 8 pares itong sa akin. Ang tira ko'y wanggo. Pilihin mo lang kay Jerry. Meron ba ako dyan? Asa ka? Aalis ka nang hindi nagpapaalam. Naiwan mo ang phone mo sa kama ko, Miss Wu. Aalis ka lang. Lagi ka nalang nananalo sa lahat ng bagay. Ba't kumiyo? Palagi nalang napupunta sa'yo mong gagandang barahan. Lagi mo nalang ako inuunahan kapag malapit na ako laro manalo. Lang naman yun. Ano ka ba? Tumigil ka na nga. Ano ba? Huwag ka nang umiyak. Turuan mo ko maging hustler. Ano? Gusto ko maging tulad mo. Turuan mo na ako. Sige na, thank you. Gusto ko turuan mo ako maging hustler. Turuan mo ako! Oo na, sige na! Ituturo ko sila, okay? Ako na mahala sa inumin natin. Umalis tayo, iinom tayo. Maglalaro ng barahat, mag-uusap. Okay. Naubos na pala lahat ng pera ko. Marami akong pera, okay? Ano gusto mo pa, wine? Oo na, sige na, taro na. Yan ba talaga ang pangalan mo, Miss Wu? Teka, totoo ba yun, ha? Ako? Si Wu. Jian. Take it.
May boyfriend ka ba? Siyempre naman. Pero wala ako ng bira. Siya ang boyfriend ko. Ay. Napakadami sigurong lalaki nung liligaw sa'yo. Pwede ba kitang tawagin, babe? Hindi ko pa nakikita ang tamang lalaki. Kaya sa ngayon, pera lang ang tanging mahal ko. Ang isang batang tulad niya ang pinakamadaling target para sa ating lahat. Dahil kamamatay lang ng asawa niya, mas lalakas ang paggastos niya ng pera. Magkano yaman niya? Nasa $10 million. Sinong target? Si mismo. Set up na natin siya. Bago pa yung targetin ng iba. Hindi ba? Magkano kukunin natin sa kanya? Iisipin niya minalas lang siya kung matatalo siya ng 1 million. Pero kung naabot yun ng 3 million, baka hindi na siya magsugal ulit. Tama ba ako, boss? Okay. 3 million ang target. Sino maglalaro? Ako na lang maglalaro. Pwedeng dagdagan ni Madam So ang pera. Ayos na ba ang isang malalaro? Yun ang nga iniisip ko. Tingin ko dapat si Daigil ang maglaro sa isang to. Malakas na dating niya sa mga babae. Magagamit natin yun. Gwapo siya, magaling magpatawa at may malaking... Nakita mo na? Yun ang sa tingin ko. Mas magiging matagumpay ang setup kung hindi kayo nahinala ang mga makakasama niya. Kung ganun gagawin na natin, ano sa tingin mo, boss? Boss, mas maganda ko si... Tama si Sio. Ikaw ang maglalaro. Dito masusubok ang mga natutunan mo. Charlie, sa susunod na lang, okay? Okay pa, boss. Sinong hahatak sa kanya dito? Kilala niyo ba si Mrs. Song? Siya ang unang nagdala kay Miss Wood dito. Sa sobrang lakas na magsugal, malapit na mawala sa kanyang negosyo niya. Kaya ko pa yung talunin lahat. Malapit sila ni Miss Wood sa isa't isa. Kaya sigurado hindi siya maghihinala kay Miss Song. Ay, gusto ko lang ito. Gusto niya lakihan pa ang pusta. Sawa na yata siyang maging mayaman. Hayaan mo siya sa gusto niya. Daigil, magaling ang ginawa mo. Bakit mukha ka namatay? 100,000. Ipanalo niyo sa umpisa. Pero magpatalo kayo sa uli. Maliwanag ba? Siyang na, Paris. Pwede ba? Huwag kayong magreklamo dahil lang may ibang nanalo. Ay, ang perang ito, mabubuhos ko ba lahat ito? Ako, baka hindi ko kaya. Ay, kailan ba tayo mananalo? Hindi na ako makapag... Magpapamasahay ako pagkatapos ko rito. Gusto mo sumama? Sige. Ay, ikaw sa'yo. Ay, masyado kayong maingay. Salamat. $100,000. Ipatalo nyo pa ito. Kapag pumalpa kayo, simulan nyo ng magtago. Ayos ka lang ba? Huwag ka nang bumalik dito. Pero palagi akong panalo. Sinasadya nilang matalo para makuha ang pera mo. Ano? Lahat sila, sina Seo, Madam So, pati na rin si Mrs. Song. Bakit ba napaka-inosente mo? Eh, ikaw? Huwag ka nang babalik dito. Nakikiusap ako sa'yo. Tatlong linggo na siyang hindi bumabalik dito. Ano kaya nangyari sa babaeng yun? Ay! Baka mawalan tayo ng porsyento. Hindi kaya naghihinala na sa atin ang babaeng yun? Hamdaigil. Po. Gusto ko ng ramen na may abalon. Daigil, dumating siya. Pumasok ka na dun. Bilisan mo. Sino? Basta pumasok ka na lang. Bilis na. Akin na yan. Ako na ang bahala dito. Galingan mo.
Kapag natutunan niyo ang mga techniques ko, sigurado. Hindi ko akalain na gagaling ka ng ganyan. Ay, sige, maglaro pa tayo. Mukhang mapapalaban ako ng matindi sa inyo ngayon. Nakatatamad na ang larong ito. Hayaan niyo naman ako paging dealer. 2 milyon ang ipupusta ko. Ngayon na. Tapusin niyo ng laro. Balta mong bara. Maglaro na tayo. 100,000. 100,000 din. May pupusta ko. Pag namatay ako, huwag kayong magsusugal sa burol ko. 700,000. Oh. Paano kung maipatalo mo lahat yan? Tingnan lang natin kung sinong mananalo. Ikaw na, Degil. Okay. Tingnan natin kung hanggang saan ang mga swerte niyo. Swerte! Lumapit ka! May lighter ka ba lang? Mga bata lang gumagamit ng lighter. Ito ang gamit ng mga lalaki. Wow! Ang old school yan, ha? Sana ginawa ko na rin 700,000 ng pusta ko. Pusing swerte ka nga naman. 9 points! Oh, magandang nakuha mong cards, Chip Seo. Okay. Tingnan natin. 9 points din. Simulan nyo na magpaalam sa mga pera nyo. 7 pares. Pararo ko! Pabibili ka na isang buong building. Teka lang. 1, 3. Imposible. Oh, ang hawak ko. 9 pares. 9 pares ang hawak ko. Tingnan nyo. Panalo ako! Ako ang nanalo sa larong ito, tama? Sabi ko sa inyo, swerte ang panito eh. Wala ka ba kahit anong balita kay Miss Hood? Ano pa bang aasahan mo? Naubos lahat ng pera ni Boss, kaya talagang malaking problema ang naging pagkatalo natin kay Miss Wu. Ano nang ginagawa niya sa'yo ngayon? Nagsusugal pa rin siya para tulungan makabawi si Boss. Sa totoo lang, makakatawa siya. Akala mo kung sino magaling kong umasta, pero isang babae lang pala makakatalo sa kanya. Meron pa bang ibang trabaho dito? Hindi madaling manalo sa ibang lugar. Pero may kilala akong mayamang pwedeng maging target. Welcome sa inyo. Ako si Jiang Dongxing. Umasok na kayo. Naging maingay dito sa gang naman pangalan niya nung kabataan niya. Ano bang problema mo? O sige, saktan mo ito! Sumasabla ka na! Sumasagot ka pa sa akin, ha? Itawin mo nga ako! Ano ba? Ha? Doon ka na! Mabait naman ang mga tao dito. Talagang maingay lang sila paminsan-minsan. Pero maayos sa mga yan. Ah... Ikaw ang bodyguard nila. Wala bang itiwala sa akin? Ligtas ang pera nyo dito. Magkape kaya muna kayo sa kabilang kwarto. Maglilax lang kayo dito. Ayos ba yun sa'yo? Oh, sarap ang kape dito. Kimura! Bakit po? Kayo. Sige na. Pumasok na kayong dalawa. Mr. Jiang, may hinihintay ba tayo? Ang sabi ng pamangkin ko, gusto raw niya maglaro ngayon. Kaya inimbita ko na siya. Magugustuhan niyo siya. Sobrang ganda niya. Pasok ka! Maupo ka. Magkakilala kayo? Kilala mo ko? Hindi. Ngayon lang ako nakakita na maganda. Sabi ko sa inyo maganda siya eh. Ako si Charlie ng Gangnam. Eh ikaw? Guangsuk ang tawag nila sa akin sa lugar na to. Ayos! Ngayon magkakakilala na tayong lahat. Pag-usapan natin ang magiging takbo ng laro. Una sa lahat, hati tayo sa panalo.
Walang problema sa akin yan. Bakit tayo maghahati? Magkaibigan ba tayo? Kilala mo ba ako? Oh, sige. Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang. Ikaw ang magsabi. Lagyan natin ng premyo ang bawat puntos na tumataas bawat laro. Paig ako. Napakatapang mong bata ka. Gusto ko mga kagaya mo. Eh? Okay, kung ganon, mag-umpisa tayo sa $10. Ayos ba? O siya, maglaro na tayo. Pasa ko. Ay, naku. Ay. Ayos lang yun. Kahit natatalo sa umpisa, itaas kaya natin sa $20 kada puntos. Bakit hindi? Itaas natin sa 50. Ay, naku, visit. Malas. $100 kada puntos. Okay? Nasaan ang banyo rito? Degil. Bakit? Umalis na tayo dito. May plano ako. Huwag kang mag-alala. Ay, kailan ba ako siswerte yan sa visit na larong to? Ayusin mo hati mo, ha? Kailan ka ba huling nagbawas? Ay, hindi naman ganun kabaho, di ba? Eh, ano yung mahalingasang? Wala namang utot na mabango. Ay, malas naman. Pasa ko. Okay. Heto na swerte ko. Nako, 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 nako. Magkuba ka ng isa. One go. To go. Sige, tara na. Dodoblehin na mga to ang puntos ko. Ha? Huh? Trigo. Ayos ka lang, bata. Five, go. Ganito ang gagawin natin, bata. Magbabayad ka sa akin sa loob ng 12 buwan. $1,000,000 lang yon. Kung susumahin, $82,000 kada buwan ang kailangan mong ibigay sa akin. Kayang-kaya, hindi ba? Hindi mahirap bunuin yon para sa mga madiskarting batang tulad ninyo. Tama ba ako? Chief Shin!
Chipshin! Game ko na! Chipshin! Game ko na! Chipshin! Game ko na! Chip... Tinawag niya ako? Kunin mo ang kontrata. Nabalitaan niyo naman siguro ang nangyari kay Wang noong sinubukan niya akong takasan. Ngayon, wala na siyang may pagmamalaki. Magbabayad po kami. Mata sa mata ang ipabayad niya sa atin. Ang kapal ng mukha niya, lokohin tayo ng ganito dahil lang sa babae. Dapat pa nga siya magpasalamat dahil buhay pa siya. Pasensya ka na at naabala pa kita. Maraming salamat. Magaling maglaro ang bata ngayon, kuya. Okay. Mag-iisang buwan na. Tingin mo magbabayad siya? Kung kailangan pigayin ko sa kanya ang pera, gagawin ko. Bumalik ka! Mama, katawagan lang sa mamaya. Welcome, boss. Relax ka lang, bata. Oh my God. Ano? Ano nangyari? Hindi. Ano ka? Oh, bata! Gising ka na pala! Kumusta ka na? Ayos ka lang? Ang ginawa niyo sa akin, mga hayop kayo! Ano nangyari sa kamay niya? Naipit siya sa sakyan. Paano niya ako mababayaran kung ganyan ang lagay niya? Kung ganyan din lang ang mangyayari, mabuti pang ipakain na lang natin siya sa mga aso. Patayin ko kayo! Dito lang ang pwede mong abutin. Hmm? Alam mo, bata, pinapagod mo lang ang sarili mo. Makinig ka na lang. Alam mo ba na 2 buwan lang ang nabayaran ng apartment mo at lahat ng pera mo sa bangko? Kasama na doon ang kidney mo. Kaya magpagaling ka. Inumin mo to kapag kumikirot ang sugat mo. Mabisa yan. Magbabayaran niyo to? Huwag mo nang balaking takasan na ulit. Mahahanap lang rin kita. Bigyan niyo siya ng dextrose para mabilis siyang gumaling. Okay? Kano pa katagal bago siya makalabas? Talinggo lang, boss. Kaya na uli niya makapaglakad. Sige, ayusin niyong pila. Siguruhin niyo mauhuli niyo lahat ang nandyan, ha? Pasok niyo na yan. Mukhang matatagalan sa loob ng kulungan si boss. Dahil sa nangyari, si Seyo at Madam So nagtatago na rin sa ngayon. Umiwas ka na muna sa gulo. Mag-iingat kay Dong Shik. Tapos ka na dito? Oo. Oh. Tumayo ka dyan. Parating niya sila rito. Oh.
ayos dito. Bawal manigrilyo rito. Pasensya na. Ayos lang. Meron ako. Gusto mo bang pumunta sa ibang lugar para mag-usap? Maganda ngayon sa beach. Nagtatago ka, di ba? Nakatali naman ako rito. Ano yan? Para sa'yo. Ang kinita ko sa pagloko sa'yo, sa'yo na. Ano sabi mo? Sa panloloko ko sa'yo. Daigil, dinaya ka ni Jiang kaya ka natalo sa laro. Ayusin mo ang hati mo. Kailan ka ba huli nagbawas? Ang daya ay nasa paghati ng baraha. Di mo ba alam na pag pinakita ng babae ang panty niya, dadayain ka niya? Si Jerry, nakatingin din siya sa inyo na. Hindi mo ba maintindihan? Si Jerry ang nagpalit na baraha para kay Jiang Dongxi. Dahil sa nangyari, si Seiyo at Madam So nagtatago na rin sa ngayon. Umiwas ka na muna sa gulo. Mag-iingat ka rin doon. Tawagan mo siya. Si Jiang Dongxi. Ngayon na. Papatayin ka niya. Wala akong pakialam. Tingin mo takot ako? Basta tawagan mo siya. Wala akong phone, kaya ikaw lang tumawag sa kanya! Ngayon na! Sige na! Dito ba? Nasaan ang phone mo? Alam ko nandito yun eh. Ha? Kasabot ka niya! Makinig ka. Iniligtas ko ang buhay mo. Mga hayop sila. May araw din sila. Wag mo akong hahanapin. Makikita tayo kung yun ang tadhana natin. Bakit mo ginagawa to? Hindi ko pwedeng hayaang mamatay ang mapapangasawa ko, hindi ba? Dahil sa pagliligtas mo sa buhay ko, mabubuhay lang ako para sa'yo. Ay, ano ba yan? Paano na naman ako? Bawi mo lang tayo. Ubus na ang pera ko. Magsasal lang ako dito. Kaya ngayon, sigurado panalo ako. Sinasabi ko na eh, akala mo ba may isahan mo kami dito? Sa lahat ng ayoko, yung mandaraya. Teka, ano bang sinasabi mo? Sira ulo ka! Ayos ang siyam na pares. Malamang walong pares na naman ang sa kanya. O di ba halatang halata ka? Sigurado akong 10 pares ang hawak mo, hindi ba? Tatakas ka pa! Titigman niyo ako! Alam mo ba, kung anong ginagawa namin sa mga nanguhuli naming mandaraya, ha? Hindi naman ako nandaraya! Manong, tingnan mo ang baraha niya. Na magkaalaman na. Kapag 10 pares yan, maghanda ka na mabuhay na isa lang ang kamay. 10 puntos to. Kung ganun, anong sa'yo? Ang sa'kin, 2 puntos lang. Patingin nga na kamay mo, ang bilis. Ano? Ito ba? Isa na lang ang kamay ko. Hindi nga. Ay nako. Tayong mga nagsusugal, dapat lang nagtitiwala tayo sa isa't isa. Nasasayang ang laro dahil sa mga ganyang pag-uugali. Tinabangan na ako maglaro dahil sa inyong dalawa. Kayo na lang maglaro dito. Uuwi na ako. Manong! Manong! Ako ba? Bakit? Ano ba yun? Bakit mo ako tinulungan? Bakit tinulungan?
Naku, nagkakamali ka. Ah, sige, aalis na ako. Pinalitan mo, braha. Isa ka bang hustler? Kalokohan yan. Simpleng trabahador lang ako na nagtatrabaho sa isang pabrika. Nagkakamali ka. Sige na. Anong klaseng pabrika yon? At bakit ko naman kailangang sabihin yun sa'yo? Para sa kaalaman mo, nagtatrabaho ko sa isang pabrika ng mga baterya. Ha? Tumabi ka na nga, pwede? Kayong dalawa! Tulad ng kanina ko pang sinasabi sa inyo, kahina-hinala silang dalawa. Magbabayad kayo ngayon. Nagkakamali kayo na iniisip, mga pare. Dapat magbugin kayo hanggang sa malumpo. Ay, nako, mali kayo. Kayo, makinig muna. Salamat sa tulong. Ano to? Bilis, huliin nyo. No, ako. Teka, hindi ko siya kilala. Hindi talaga. Hoy, ikaw, bumalik ka rito. Kapag nahuli kita, malilintika ka talaga sa akin. Hoy, bumalik ka rito. Mauubos mo na mga damit ko. Wala na akong may susuot. Alam nyo, nag-iisip ako. Hindi ka pa ba aalis? Ang sabi mo, saglit ka lang dito. Maging partners tayo. Gusto mo makipag-partner sa matandang kagaya ko? Maganda ang pakiramdam ko. Yun lang. Wala ka na bang uuwian yan? Ay. Wala ka bang tiwala sa akin? Dati ako naglalaro sa Gangnam. Kung gusto mo, subukan mo ako. Ano nangyari sa kamay mo? Wala lang to. Okay. Hatiin mo na. Saan probinsya ka galing? Bakit? May naalala akong tao sa iyo eh. Sino naman? Isang taong may magulong buhay. Nasaligal ako! Ay nako, ayun na naman silang dalawa. Araw-araw na lang sila nag-away na parang wala nang bukas. Ay. Tignan mo. Eh, ano naman ngayon? Hustler ka nga. 10 pares. Bilib ka na sa akin? Subukan mong gamitin ang kaliwang kamay mo sa susunod. May mga batang mas magaling pa sa'yo. Nakita mo? Hindi ko na kailangan pa makita. Dahil rinig na rinig ko. Kahit ano pang sabihin mo, natalo kita. Tignan mo ang baraha ko. Naputol ang kanang kamay ko dahil sa 10 na pares. Pero iniligtas ng partner ko ang buhay ko dahil sa 3 puntos. Mahalaga ang bawat puntos kahit gaano pa kaliit. 3 araw ka na sa akin, ha? Nag-iisip-isip ako. Ano ba bang dapat mong isipin? Pati mo ako turuan. Hindi bilang partners, okay? Ganyan ka ba talaga, kadaldal? Alam mo, ikaw ang secret master. Ay, ewan ko sa'yo. Sa ganyan, namamatay ang mga tao sa pelikula. Eh di, maghihiganti ako. Hoy, bumaba ka na dyan sa may bus terminal, ha? Maliwanag ba? Naintindihan mo ba? Ay! Ano ba? Ay, naku naman, ang batang to. Hindi lang mga daliri. Ang dapat na sinasanay mo, kuha mo. Ay, mag-ingat ka naman. Sabi mo, kaliwang kamay ang gamitin ko. Tumigil ka nga. Palagi kang matatalo kung puro kamay at yabang ang paihiralin mo kapag naglalaro ka. Anong gusto nyo pa ako gamitin ko? Gamitin mo. Matuto ka magbasa ng tao, hindi ng baraha. Kapag ginawa mo yun, malalaman mo ang iniisip nila. Kayang hulaan ng mga hustler kung ano ang... Oh! Oh! Ay, kapag tinamaan ka nga naman ng malas. Ay, masamang balita, boss. Kailangan ng palitan lahat ng gulong. Kung hindi, baka mamatay kayo sa aksidente. Kapag nakakita sila ng bibiktimahin, umuurong ang labi nila papasok kapag nakangiti. Eh, luma na rin pala. Kapag nakataas ang mga kilay nila, siguradong tinitignan nila hanggang saan kakakagat sa inaalok nila. Malamang, aabuto ng 5,000. At kapag hindi sila makatingin ng diretso, nagsisinungaling sila. Pero para sa'yo, boss, 4,000 na lang. Pero alam ko na ang tungkol sa mga yan. May iba pa ba? Pakitingnan naman ang gulong ko. Iba pa? Sige ba? Ang mga mata, hindi yung nakakapagsinungaling. Lumalaki ang mga itim nito kapag maligaya ang isang tao. Nagsugal ka na naman kagabi! At lumiliit naman kapag ayaw nito nakikita. Simple lang, di ba? Teka, sandali nga. Kung alam mo palang niloloko ka niya, bakit pumayag ka pa rin sa gusto niya? Hindi ako naloloko na kahit sino. Ay, ano ba yan? Aba, kumusta kayong lahat? Anong balita? Yung wax na lang hinihintan natin. Ayos lang, huwag mong madaliin. Aba, naglalaro ba kayo? Marunong ka mag-udori? Teka, sandali lang. Hindi kayo pwede umalis. At bakit naman hindi pwede, ha? Kanina pa tapos yung laro, hindi ba?
Gusto mo ng tip? Ba't mo isipin gusto ko manghingi ng tip? Makinig ka. Taasan natin ang pusa. Maglaro pa tayo. Ay, hindi naman ako nagsusugal. Nako, ayoko. Ay, nako. Malaki na ipatalo mo, pare. Ganun talaga ang buhay. Minsan panalo, minsan talo. Magaling tong pamangkin mo, ha? Sinuwerte lang ako. Pwede bang makairam ng lighter? Paano ba bigasin yung Dio? Du. Paano katulog pala nung adu? Oo, tama. Teka, kulumis yung baraha. Ha? Baka may nagtago sa inyo ng baraha. Umamin na kayo. Ah, hindi maganda yan. Dapat walang dayaan sa laro. Itas nyo mga kamay nyo. Wala, sige, itas nyo. Iikot nyo mga palad nyo. Wala? Wala sa inyo? Kung gano'ng kumibot kayo, sige. Igiling nyo pa. Wala? Baka nasa ilalim ng mesa. Sino ninyo? Baka nalaglag sa sahig. Ay nako, wala ata. Kung gano'ng magkubili na tayo ng bago. Sige na, bumili ka. Hindi naman ako nanalo ng malaki. Ba't pinatawag nyo ako uli? Sige, maupo ka. Dito ba kami maupong dalawa? Oo. Hindi ba... Sa itsura natin ngayon, parang na-set up lang tayong dalawa. Ha? Nagbibiro lang ako kayo naman, oh. Masyado kayo seryoso. Wala naman sa upuan yan, kundi sa kung paano ka maglaro, di ba? Ah, siya nga pala, may kotseng inaatak sa labas, ha? 6784 ang plaka. Alam niyo na ba? Ano ba yan? Dapat puntahan niyo yung dagan. Takbo, bilisan mo. Uncle, pwede ba ako maupo doon? Aba, siyempre naman. Wala naman sigurong CCTV camera sa paligid natin, hindi ba? Walang visual ang kamuan. Malas yata ako ngayong araw. Masyadong tuyo ang hangin sa kwartong to, ha. Pwede ba ako magbukas ng humidifier? Lagi ko itong dala kahit saan, eh. May sore throat ako, kaya importante ito sa akin. Subukan nyo rin to. Maganda ang may humidifier. Teka, bakit nakahawa kayo lang sa tenga nyo? Isang libo. Tataas ko. 2,000. 4,000. 8,000. Call in ako. Okay. Call. Warong Pares. Teka lang. 9 na Pares. Panalo na tayo ngayon. Tada! Kumusta na kayong lahat, ha? Aba, ang daming pera niya na. Baka mapapalaban tayo ngayon. Umupo na kayo kahit saan niyo gusto. Baka naman gusto niyo pa kami lumipat. Bago ba lamesa na to? Pero bago tayo magsimula, ha? Pa-charge muna ako ng cellphone, ha? Ay, dapat ginawa mo sa bahay na, Kel. Pasensya na. Hugutin mo na kasaksak na yun at i-charge mo phone ko. Ano na yan? Sige na. Isa na lang ang kidney mo. Kaya pilitin mong inumin yan. Dapat malusog ang isang hustler. Kailan mo ba ako tuturuan ulit? At tigilan mo na nga yung paninigarilyo. Ay, hindi ba dapat doon tayo naglalaro sa mas malaking pusta? Akala mo ba magaling ka na dahil natalo mo ang mga mokong ngayon? Isa siyang hustler at natalo siya. Sino ang hustler doon? Yung lalaki may maliit na mata. Ganito ang mata niya, tulad ng sayo. Madaling mababasa ng kalaban ng mata mo kapag malaki ang mga yun. Nung nag-uumpisa ako, malaki rin ang mata ko gaya ng sayo. Kamukhang kamukha kita noon, maniwala ka. Parang hinubog ang mukha natin. Hindi nga. Bakit di ka mga paniwala? Lumiit talaga ng kusa ang mga mata ko. Sabihin mo, tumatanda ka na. Sino matanda? Napakalino pa ng paningin ko, no? Ano yun? Maraming salamat, Mr. Go. Aba, humusay ka sa pag-arte, ha? Hindi naman po. Magaling ang bago niyong partner, ha? Estudyante ko ang batang yan. Ano po ba? Isang karangalan to, sir. Ako po si Dark Knight ng Ansan. Basta kailangan nyo, handa ako laging tumulong. Sige, maraming salamat sa'yo. Pag-usahin mo pa sa trabaho, ha? Sige po, salamat. Biyaan sana ang kamay mo ng mga hari ng Baraha. At ang sa'yo rin. Ayos. Sa buhay natin, ang mga kaaway nagiging kaibigan at ang kaibigan nagiging kaaway. Nakuha mo?
Master. Ano yun? Nire-respeto kita. Ang batang to. May dalawang klase ng tao sa pagsusugal. Ang panalo at ang mga talunan. Ang pagsasalita, hindi kinakailangan. Tama yun. Dahil pera at bara ang nagsasalita. Ang importante? Ang maging masaya sa laro. Tama! Napakaganda ng araw na to. Halika, maglaro tayo ng baraha. Saan maglalaro? Kung saan tayo dadalhin ng mga baraha? Gusto ko yan! Pero sinasabi ko eh. Stop! Sige, tignan natin. Doble sa 8 puntos na nakuha ko. Hindi ba? At saka 3 beses ako nag-go sa laro. Hindi ba 5 beses ako nag-go kanina habang hawak yung mga hari? Kailangan nyo talaga yung bayad sa akin! Tama siya! Natalo tayo ng bata kaya kailangan magbayad tayo. Ano ba naman yan? May tanong ako, Master. Ano yun? Kunwari, kailangan mo maglaro ng nakaubad. Mm. Pero, kailangan mo rin magtago ng isang baraha. Anong gagawin mo? Kakainin ko yun. Ay, gawain sa plastic kaya hindi pwede. Walang hindi kayang kainin ng isang hustler. Gusto ko maging hustler, hindi maging aso. Nasubukan mo na ba yun? Bakit ko gagawin yun? Hindi naman ako aso. Oh! Hoy! Pabalik ka rito! Patabo ka pa, ha? Hoy! Ano yung problema, no? Tagasandali! Bakit nyo? Jerry! Degil, ikaw pala. Kumusta ka na? Ayos lang. Ganun ba? Bro, may kailangan na akong puntahan. Kaya mauna na ako sa'yo. Ayos lang. Sasama na ano ka ba? Ay! Ano pa bang gusto mo? Pwede ba lubayan mo na ako? Paano mo nagawa sa akin? Ano ba sinasabi mo? Bisit. Kung ganun, tinatanggi mo ba ngayon na ibinenta mo ako kay Jang? Eh, ano naman kung binenta nga kita? Itinuri kita kapatid! Ay! Degil, sino ba niloloko mo? Hindi ba't ikaw mismong bilang hustler? Marami nang niloko at binentang tao? Nagpasalamat ka ba sa akin nung ipasok kita sa trabaho sa kumpanya ni Boss Jang? Naging maganda ang buhay mo dahil sa akin. Naging paborito ka ni Boss dahil sa akin. Pero hindi ka ba na nagpasalamat? Hindi lang ang rason. Talaga bang hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob? Kung binenta mo talaga ako sa kanila, dapat marami ka ng pera ngayon. Bakit parang mas mahirap ka pa sa daga? Dahil ibinenta din ako sa iyo sa kanila. Ano? Si Seo ang mastermind na lahat lang to. Siya ang nagplano na lahat. Kaya bumagsak ang negosyo ni Boss. Anong sabi mo? Hindi seta para kay mismo ang nangyari. Kundi seta para kay Boss at sa ating lahat doon sa kumpanya. 400,000. Ipatalo nyo pa ito. Kung nilalain ang plano. Kapag pumalpak tayo, magsimula na kayo magtago. Ikaw na, Degil. Chief Seo, may dala ka bang lighter? Paano si Miss Wu? Hindi mo ba makita? Umpisa pa lang niloloko ka na ng babaeng yun. Mahal mo ba ako, Degil? Degil, patawarin mo ako. Naalala mo pa ba yung mabaing kalaro natin? Nalaman na lang tinulungan ka niya. Master, laban ko ito mag-isa. Babalik naman ako kung kakampi ko ang swerte. Okay, tumaya na ngayon! Sino ka? Sira ulo! Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Hoy! Ano ginagawa mo? Teka lang! Tingnan mo nga naman, delivery boy. Ikaw ba ang boss dito? Naiwan mo ba sa busa ng respeto mga bata? Ilang taong ka na ba? Bitiwan niyo siya. Nasa si Mina. Mina? Si Mina ba?
O si Gwangsu. Hindi ko alam kung nasan siya. Tinatanong ko kung nasan si Mina! Sinabi ng rumispeto ka! Nasaan si Mina? Si Mina. Bibilin ko siya. Mahal kong Gwangsu, makilig ka! Dumating na ang prinsipeng magliligtas sa'yo! Hoy! Hoy! Tumabing nga kayo! Itigil nyo na muna yan! Magsisimula ng main event! Simulan nyo na yan! Pagal naman! Sige na! Ano ba? Hindi na! Makinig kayo mabuti sa rules ng laro. Isang beses lang kayo maglalaro, walang second chance. Kung sinong mananalo, sa kanyang mapupunta, ang karapatang hawakan ng patalim. Ang isang kamay nyo ay pupusta nyo. Mas exciting kapag ganun, di ba? Pag nanalo ka sa larong to, sa akin ang pera mo, pero may iuwi mo naman ang babae. Kaya lang, kailangan pa rin hiwain mo ang kamay niya. Kapag natalo ka naman, may iiwan dito ang babae. Kompleto ang dalawang kamay. Pagkatapos ay babawasan ko ang utang niya sa akin. Sa totoo lang, marami pa siyang dapat bayaran. Kapag nanalo ako, sunugin mo yan. Humiwa ka muna ng kamay. Nasisiraan ka ba? Sinabi kong huwag mo na akong hanapin. Sa iyo ang buhay ko, nakalimutan mo na ba? Matatalo ka sa larong to. Magtiwala ka sa akin. Pangako, sabay tayong alis. Ay, nakakakilig naman kayong dalawa. Sa totoo lang, nagsiselos na ako. O sige, huwag na natin itong patagalin. Malaman ng taong bayan ang resulta. Ladies first. Siyam na pares! Pares sila! Pagkakasok ko! Ang babae ko siya lang ang kamay, hindi na maganda. Hindi ba tama ako? Talo ka na, bata. Gusto mo na. Walang kwentang tao. Walang kwentang maraya rin na kinuha. Mas mahalaga pa sa'yo ang sarili mong kamay kaysa sa babaeng mahal mo. Tumahimik ka kayo! Akin ang kontrata niya. Hiwain mo muna ang kamay. Huwag kayong makialam! Balik sabi! Uy, ano ba? Ay, naku, ayaw mo kayong tuloy! Niloloko mo ba ako? Sabi mo, hiwain ko ang kamay. Akong bahala kung kaninong kamay ang hihiwain. Akala mo ba maloloko mo kami lahat dito, ha? Bakit? Hindi ba masapat para sa'yo ang ginawa ko? Bigyan mo ako ng sigarilyo. Mga walang galang! Alam niyong bawal manigarilyo dito!
game over. Hoy! Nakalimutan mo lighter mo. Magaling ang ginawa mo, bata. Pwede mo nang isama ang babaeng yan. Pero bayaran mo muna ang interest. Ano interest na sinasabi mo? Relax ka lang, Guwang Suk. Oo, nabayaran mo na si Jiang sa utang mo. Pero hindi ka pa nagbabayad sa akin. Bayaran mo na ngayon ang utang mo sa akin. Dahil sa pagwasak mo dito sa puso ko, nagmamahal sa'yo. 500,000 lang. Ayos na ako. Wala na kaming pera. Pwede magtrabaho na lang kayo rito. Kaso anong trabaho magagawa mo? May sugat na ang kamay mo. Katawan na lang niya yung bigay mo. Ito ang pera. Kunin mo yan. At hayaan mo na sila. Aba, hindi ba't ikaw si Mr. Go? Sabi nila sa mga probinsya ka na lang daw naglalaro ngayon. Alam mo ba sabi ng uncle ko? Kapag nagpakita ka ulit, pwede na namin putulin ng isang kamay mo. Hindi mo ba nabalitaan yun? Kulang ang pera mo. Idagdag mo ang laman ng lahat lang ito. Lalampas pa yan. Pakawalan mo na sila. Ayoko nga. Ha? Hindi marunong sumunod sa usapan na may-ari ng pasugalang ito. Hmm? Diba? Wala nang pupunta dito kung walang respeto sa manlalaro ang may-ari. Tama, sir. Anong secret code? Sa tingin mo ba makakalimutan ko yun? 1, 2, 3, 4. Sige na. Tayo na. Tama! Kulukulukan to? Kuha na lahat eh. Tara. Tara. Dalawang araw na siyang tuloy-tuloy na natutulog. Sa totoo lang, hindi siya para sa mundo ng mga hustler. Hindi rin kayo. Bagi sa mundong to, Master. Tama ka. Hindi nga ako para sa mundong ito. Kung ganun, bakit kayo naging hustler? Dahil wala na akong ibang mapuntahan. Ito lang ang tanging alam ko. Ako nandyan. Noong araw, may tatlong makasaysayang hustler dito sa bansa. Si Pyong mula Busan, si Jack Gui mula Kyongsang, at si Agui mula Jola. Nalaglag mula sa Rumarugas ang tren si Pyong. Si Jack Gui naman, naputulan ng tenga dahil kay Agui at ngayon nakatira na lang sa isang nursing home. At si Agui... Hoy, Gogwang Rion. Huwag na huwag mong kakalabanin si Agui. Isa siyang demonyo sa larangan ng pagsusugal. Isa pa, pinutol ng estudyante ni Pyong ang isang kamay niya bilang dante. Ito na ang tadhana nating lahat. Kung hindi ka titigil, mas lalo ka lang mamalasin. Hmm? Ano nangyari sa estudyante ni Pyong? Nakakuha niya ang hands of God. Yun lang ang katapusan ng pagiging hustler. Nang hawak na niya ang pinakamagandang set ng baraha sa pinakamalaking laro ng buhay niya, tumayo siya mula sa lamesa at iniwan niya ang pagsusugal habang buhay. Kaya nga kung sa tingin mo siya na ang babaeng pakakasalan mo, bakit hindi mo iwanan ang pagsusugal? Ang sarap nito, ah. Kumain ka pa. Kumusta ang kamay mo? Nasa na pala yung kuya mo? Nasa kulungan siya. May pinatay siya dahil sa akin. Gusto mo ba marinig ang buong kwento? Ayos lang. Ayos lang kahit hindi. Lagi naman na tayo magkasama eh. Sino may sabi? Hindi mo naalala? Sabi mo mahal mo ako. Kailan naman? Nung inalis mo yung kutsilyo sa kamay ko, yun ang sabi ng mata mo. Hindi nagsisinungaling ang mga mata. Kung ganun, pakinggan mo ang kwento. Natatandaan mo pa si Wang? Ipinakilala niya ang kuya ko kay Ghost. Kaibigan ko nga pala, boss.
Ako po si Gwang Chul. Nasa si Ha Gwang Chul? Ilabas niyo na siya. Bakit ba kayo dito nagtrabaho? Pumunta ako sa lugar na yun para sunduin ang kapatid ko. Tigilan niyo na ang kapatid ko! Yun ang unang beses na nakita ako ano ni Jack. Ano ba yan? Palabasin niyo ah, babae yan. Sige na! Pagkatapos nun, ipinadala nila ang kapatid ko sa isang trabaho para kumuha ng pera kay Dr. Wang. Uminom ka muna bago ka bumalik. Sinet up ng mga hayop na yun ng kuya ko. Maraming salamat, sir. Salamat. Ang inosente kong kapatid. Ang buong akala niya. Kasalanan niya ang lahat. Pagbalik niya kay August, binugbog nila ng sobra ang kapatid ko. Hanggang sa halos hindi na siya makalakad. Doon na sila lumapit sa akin. Ang sabi ni Jiang Dongxik, basta magsuot lang ako ng magandang damit at makipaglaro ng bara sa mga lalaki, mababayaran ko na ang utang ng kuya ko. Pero hindi ganun ang nangyari sa akin. Ilang beses nila akong ipinagamit sa mga lalaki hindi ko kilala. Hindi sinasadya ng kuya kong patayin si Wang. Nadala lang siya ng galit niya. Marumi na akong babae. Humanap ka na lang ng iba. Hindi ko ipagpapalit ang babae nagligtas sa buhay ko. Hindi pa ako mayaman. Siguradong hindi magiging madali. Basta gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Simula sa araw na to, magbabago na ang buhay mo. Kasama ako. Gusto kitang halikan. Ibinenta mo siya? Ano? Hindi ba't ibinilin kong alagaan mo ang babaeng yun? Sa akin siya. Ay, ganito na lang, Mr. Jiang. Hanap na lang ako ng mas magandang babae na magpapasaya sa'yo. Ganyan ba talaga kahina ang kokote mo para hindi mo maintindihan kung ano sinasabi ko sa'yo? Hindi mo naman ang talino ng angkel mo. Hmm? Isara mo na ang negosyo mo at magtrabaho ka na lang para sa'kin. Bilang aso. Maganda mga mata mo. Alam mo ba yun? Kim Gura. Yes, boss. Tawagan mo si Dr. Huang at tanungin mo kung kailangan ba niya ng donor ng mata. Masusunod po. Dapat mahanap mo siya bago ako manahalian bukas. Okay. Bumalik na kayong dalawa sa Busan. O kaya naman, bumukod na lang kayo ng bahay. Ay, ang dahil sa akin, naubos ang lahat ng perang inipan mo para sa retirement mo. Dito lang ako kasama mo. At paano mo naman gagawin yun, Aber? Wala masyadong Chinese restaurant dito. Pero naman. Magtayo tayo. Ano? Si Mina at ako ang magluluto. Ikaw naman ang magdi-deliver. Ayos ba? Narinig mo, seryoso ba siya? Degil, pinapatawag kayo ng boss ko. Nakapagbayad na kami sa inyo, di ba? Pasensya na kayo, pero gusto talaga kayo makita ng boss ko eh. Sino siya? Tumakbo na kayong dalawa. Gusto ni boss na sumama na kayo sa akin ngayon din. Halika rito. Mahilig ka ba sa manok? Degil! Sige na. Sige na, bilis! Bilisan mo! Sir! Sir, baka sir, tulungan nyo kami! Kasi may lalaking humahabol sa amin! Sasaktan niya kami! Alisa! Bakit ayan! Tumakbo! Hoy! Bawal pumasok dito! Ayun yung ginawa niya sa kasama ninyo! Yeah!
Anim na buwan din? Naging abala ako, kuya. Nabalitaan ko na lugi si Ghost at nagtatrabaho na siya para kay Jiang ngayon, tama ba? Mahiligan lang ako sa dumi. Ikaw ba may gawa nun? Nahanap mo na ba ang kaibigan mo? Delikado ang balak niyong gawin. Mas delikado kung hahayaan lang natin sila. Ibibigay ko ang number niya. Ang pangalan ng kaibigan ko ay Warren Cho. Dalawang buwan na lang, tama. Pagpasensya mo na sana ang kuya mo, bunso. Kapag nakalabas ka na dito, kuya, pakasalan natin na mga mahal natin at mabuhay na normal. Magtrabaho tayo na marangal. Pagkatapos, maglalaro lang tayo ng baraha tuwing Pasko at bagong taon. Ipangako mo sa akin mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala, kuya. Isa akong hustler. Kumusta si Daigil? Ang sabi ng kuya, magaling mag-set up ng tao si Warren Cho. At ang partner niya si Flyer, mahusay naman sa pagbubukas ng mga locks at kung ano-ano pa. Pwede nating itigil ang plano. Kung ayaw mo sumayin ang huling habili niya sa'yo. Hindi si Master ang ipag-iiganti ko. Huwag kang mag-alala. Dahil to sa manok na hindi ko nakain. Sa totoo lang, hindi talaga ito ang linya ko. Dati akong umaarte sa teatro nung kabataan ko. Pamilyar ba kayo sa Hamlet ni Shakespeare? Kahinaan, hindi pa't babae yaong pangalan. Ay, Playa, bakit ba ayaw nitong gumana? Malaki ang utang na loob ko kay Guang Chul. Iniligtas niya ang buhay ko. Munti ka na maghahasa at iniligtas ka niya. Oo, tama yun. Pero muntik lang naman. Anong schedule natin ngayong buwan? $5 million kapag natapos ang trabaho. Bukod pa sa bonus na ibibigay ng investor. Bibigyan din namin kayo ng tig-1 million. Pero may posibilidad na tumas yun. Narinig kong mas gusto nyo ang thrill kaysa pera. Bakit di mo kagad sinabi yan? Sino, kailan at saan ang magiging setup? Manalo ako! Tulad ng sinabi niya, baliw na baliw sa sugal ang babaeng yun. Wala siyang pakialam sa renta o sweldo ng empleyado. Basta makapagsugal. Talunin nyo siya. Gamit ang dahil sa seta to. Ayan! Kina ko! Yung hari! Stop! Stop! Ayoko na!
Ayos! Anong susunod? Alisan mo lalo ng pagkain ng taong nagugutom. Flyer? Nanakawan ako. Isang linggo palugit lang. Ay, kung hindi ka lang talaga malakas sa akin, Misong. O sige. Salamat. Babayaran ko ng doble ang interest. Pangako. Dito na papasok ang ace player, si Mina. Ah, Mr. Cho. Kumusta na kayo? Madam! Anong ginagawa niyo rito? Ay, ano pa nga ba? Namimili ako. Kumusta ang negosyo mo? Sino naman siya? Tulad pa rin ng dati. Isang spoil brat na hindi marunong sa sukal. Ayaw na ayaw niyang natatalo ng ibang tao. Tatlong pares. Apat na pares. Ay, malas naman. Palagi na lang siya nananalo. Malamang may mga CCTV sa paligid. Call! Itataas ko. 20,000. 30,000. Kung ganon, 50,000. 100,000. Dadagdagan ko pa ng 300,000. Payag ka sa collateral? Basta hindi ang katawan mo. Siyam na pares ang sakin. Ay, walong pares lang itong hawak ko. Teka lang. Tingnan mo kung gusto mo. Oh, imposible yun. Balato ko na to. To be or not to be, money is the question. Ophelia, nasan ka? Hanggang dyan ka lang, lapas tangan! Eto ang pera! Umuulan ng pera! Ayos! Gawin niya natin ang susunod! Ay, baka isang araw makita niya lang akong palaboy-laboy sa daan. Ganun din ako. Pasensya na kayo. Magpapatalo na ako sa susunod. Sa isang linggo na ulit, okay? Paano ba ako mananalo sa laban sa isang pro na kaya mo? Amateur lang ako. Pero magaling din siya. Basta practice lang. Bayaran niyo na lang ang balance kapag titira na kayo rito. Nakuha niyo ang unit na to sa magandang presyo. Hindi mahirap matutunan ng golf basta prosigido. Sa susunod natin laro, tuturuan kita, okay? No, sige, magkita na lang tayo. Mula ako sa Interpol. Kilala niyo ba to? Nainginan ko, Mr. Min. Honey, bakit siya umurong, ha? Nahalata niya tayo. Pinigyan na natin ng pera at oras ang taong yun. Paano lang kondo natin? Hello? Kumusta ka na, Chief Seo? Oo. Nabasa ko ang message mo. Sige, asahan mo ako. Bye. Ayos. Liars! Ay, naku, ingat naman. Honey, pahingi naman ako ng basahan. Tapos naman ang lighter mo. Honey, ano ba ang natapon? Pasensya ka na talaga. Ang pantalon mo. Eto, pasensya na. Pasensya natin. Ay. Ah, salamat. Bakit ka kasi umiyong ng kape bago maglaro? Oo nga, huwag mo nang ilagay ito sa tabi mo. Ay, sana hindi yan mag-picha. Blue stripes para sa isang puntos. Red stripes, 1 puntos. 3 pares. 4 puntos. 3 puntos para sa blue stripe. Pwede kang manalo dyan. 1 go. Talo na ako. Kayong 2 na lang ang naglalaban. x4 ang puntos ko kung matatalo kayo. 1 go. Malas talaga. Ay, alam ko kapag natalo na ako. Ay, naku naman. Pasensya ka na talaga.
Masama ito. Ang malas naman nun. Magbaba ka ng isang card. Wala na akong maitira. Tugo. Lucky charm ko ang isang to. Three go. Ilang puntos lahat? Huh? Apat na hari, limang ibon, tatlong hayop, isang stripe, labing dalawang junk cards, at three go. Lahat yon ay 28 points. 224 points dahil natalo ko kayo. 1,792 points dahil wala akong hawak na number cards. Doble para sa 3 go, 3,584 points lahat. Kay Mr. Cho, 3,584 plus 1,792. 5,376 times $50. $2,688,000. May tanong pa ba kayo? Hindi ba 200,000 lang yan? Nasaan ang 2.5 million ko? Pakiusap, buntis ang asawa ko. Hindi matutuwa ang uncle ko kapag narinig niya to. Hello, uncle? Pwede ka ba umakyat sandali? Babayaran kita. Mr. Cho, ang pinto. Kumusta na kayo, Sil? Mrs. Song, mukhang pumayat ka. Maraming salamat. Magkano lahat? Kasama ang barya? Siyempre, hindi. $2,688,000. Kayong dalawa, makakalabas na kayo. Honey. Salamat po. Mata sa mata ang ibabayad niya. Yan ang sinabi mo, hindi ba? Dr. Wang, ikaw na ang bahala sa kanila. Mr. Gorgon, pwede ko rin bang kunin ang bata sa sinapupunan niya? Huh? Oh, siya, how? Basta makabayad sila ang dalawa. Pakiusap! Huwag ang anak ko! Oh, siya! Huwag! Pakiusap ako! Asawa ko! Para awan niyo na! Pero bakit? Hindi mo na ako kailangan bigyan ng mga ganitong bagay. Nararapat lang bigyan ng diamante ang magandang babaeng katulad mo. Ah, sandali lang. Yes, hello? Oh, nandito pa ako. Madali lang yan sa akin. Pero bakit ako? Ikaw lang ang may kaya nun. Walang lalaking makakahindi sa'yo. Sayang naman, pero meron na akong tinatrabaho ngayon. Ay, masyadong maliit ang diamante yan. Hindi bagay sa kamay mo. Bakit? Gaano ba kalaki dapat? Ikaw ang bahala. Malaki ang ipinagbago mo. Kung ganun, payag ka na. Maglaro tayo ng truth or dare. Minahal mo ba ako? Buong puso. Hanggang ngayon pa. Thank you.
Hindi kita maintindihan. Bakit naman? Kayang-kaya mo naman tong kuning mag-isa. Pero bakit kailangan mo pa ang tulong ko? Kasi masyado malaki ang perang yun at natatakot ako magkamali. Gusto ko lang sanang humingi ng tulong sa isang taong maraming karanasan. Hindi ba't ikaw ang kilalang hustler ni si Chiang Dongshi? Hey, Ghost! Huh? Lumabas ka muna. Sige. Bakit hindi muna tayo uminom sa labas? Masyado lang seryoso ang usapan. Sino ang nasa likod mo? Ano? Nasa likod ko? Ah, si Hamdi Gil siguro. Narinig ko ang ginawa niya kay Mrs. Song at sa mag-asawang So at Seo. Mabilis kumalat ang balita rito. Malamang ginawa niya yon para ihanda ang pera laban sa akin. Huhulaan kong inutos niya sa'yo. Puntaan mo si Jiang Dongshik at alamin mo kung saan lugar niya tinatago ang lahat ng pera niya. O ayahin mo siya sa isang laro. O hindi kaya, akitin mo siyang ibigay sa iyo ang lahat ng pera niya. Pwede ka ng writer ng pelikula, Mr. Chan. Ayoko sa babaeng maikli kung manamit. Makakalabas ka na. Hindi na siguro kumagkala ang dala mo. $1 million ang nabawi mula sa warehouse na pagmamayari ng negosyanteng si Jiang Dongshi. Lumalabas yung distriksyon na tumatang sa kalagayang yung pulis na umbigay proteksyon ng mga pasugalan ni Mr. Jiang. Maganda siya. Ilang taon na siya? Salamat sa tulong mo, Miss Wu. Hindi ba't babe ang tawag mo sa akin? Aalis na ako dito. Thank you. Sumama ka na sa akin. Babayaran kita ng malaki basta ikuha mo ako ng passport palabas ng bansang ito. Kung hindi mo kayang hanapin si Hamdi Gil, kahit si Miss Woman lang, wanted na ako ngayon, kaya tatawagan kita ulit, okay? Paalam. Bakit hindi nila sinasagot ang tawag ko? Ay, keka? Sarase. Anong meaning nun? Sa Barcelona ako nasasabihin. Bakit ngayon wala tumawag? Bakit nga kaya? Ano sa tingin mo, bata? Dali mo rito ang pera kung hindi papatayin mo silang dalawa. Bilis mo, di ba? Tumahimik ka, nasa sila.
Ang pera. Tignan nyo. Akin na sila. Pera muna. Magkita tayo sa gitna. Ayos lang kayo. Teka. Kumuha ka ng tubig, bilisan mo. Dali! Tubig! Nagsasalita ka pala? Mongolian tong supplier. Nagreklamo naman, tignan daw siyang mamatay na yung araw. Huwag ka mag-alala sa akin. Kailan mo ba nakuha ang lisensya mo? Wala akong lisensya. Salamat, Chang. Dapat lang sa kanilang dalawang nangyari. Ito ng passport mo. Walang sabit yan. Magaling.
Anong oras tayo, Alex? Kala mo ba ganun katali yun? Mukhang nakatuwa kayo sa kaligid ko, ah. Gusto niyo ba siyang patayin? Kayo nang bahala. Teka lang, miss. Kulang to kung papatayin namin siya. Dagdagan mo naman ng konti. Pakiulit niyo yung sinasabi mo. Hindi ko kasi narinig. Sigurado ka bang kaya ng uncle mo yun? Kung sigurado ka, puntahan na natin siya ngayon, hindi ba? Teka, hindi ba magsa-celebrate muna tayong dalawa? Tagumpay ang plano mo. Sa susunod na lang, mas masarap uminom sa Hawaii. Sawang-sawa na ako sa alak ng bansang ito. Kung ganun, ito na muna ang inumin natin. Cheers! Cheers. Nalaglag ang bata. Mauna na po ako. Itapon mo ang basura bago ka umalis. Huwag mong kalimutan. Sino naman siya? Ang estudyante ko. Magaling ang kamay niya sa paghawak ng baraha. Tandaan mo ang mukha niya. Siya ang maghahari sa mundo ng sugal balang araw. Bakit amoy laso ng perang to? Napanaluna ko yan sa sugal, Uncle. Oh, sige. Tingnan natin kung malalaso ng kuritos din nila mo! Magkakaroon tayo ng bisita. Teacher, may bisita po kayo. Ghost? Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan, Guang Chul. Hindi ba dapat nakakulong ka? Isara mo na lang yung bibig mo at ilabas mo si Jiang Dongxi. Binabastos ako ng dalawang to sa harap mo. Hindi ka ata nila nakikilala, Angke. Alam mo bang sinabi na niya ang gusto kong sabihin sa'yo? Isara mo na lang yung bibig mo. Malayo siguro ang pinanggalingan niyo. Maupo muna kayo at mag-relax. Isipin yung bahay niyo na rin ang bahay ko. Ah. Ano ba ang pakay niyo rito? Nandito ako para patayin si Jiang Dongxi. Si Jiang Dongxi? Ang basura ng Gangnam?
Isa sa bawat 10 taong kilala ko ay gusto rin siyang patayin. Pero bakit mo naman siya hinahanap dito sa bahay ko? Napanalunan mo ba ang perang yun? O ninakaw mo? Idadamay mo pa ako sa gulong pinasok mo. Nasaan na ngayon si Jang? Malamang patay na. Hindi siya ang tipo ng tao na kaya mong patayin. Alam niyo, sa tingin ko, hindi na natin siya dapat hanapin. Aba, ang galing ng timing mo. Ano mo ba ang ulo yung ginawa mo? Ikinagagalo ko po kayo, Makita. Ako po si Jang Dongshik. Paumanhin po sa bala. Master Agui. Malikayang pagdating, Jang. Hindi ba't nagkakilala tayo sa Yoso 10 taon na nakararaan? Natatandaan niyo pa po pala ako, Master Agui. Ano ang pakay mo ngayon dito? Hindi sinasadyang nadala na pamangkin ninyo ang bag ko. Nagsisinungaling siya, Angel. Napanalunan ko yun mula sa matabang baboy na yan. Babawiin ko ang bag ko at aalis ako ng tahimik. Sino may sabing aalis ka? Papipilitan akong patayin ang pamangkin ninyo. Akala mo ba natatakot ako sa mga sinasabi ng isang walang kwentang baboy na gaya mo? Mahiya ka nga sa balat mo. Umakit ka rito kung hindi pa kami tapos sa loob ng 5 minuto. Okay. Ang gusto ng batang to ay patayin ka, tama ba? Eh, ikaw? Gusto ko makuha ang pera. At lahat ng laman loob ng lalaking yan. Nakakatakot naman yun. US dollars ang kailangan mo para makalis ka ng bansa, tama ba? Ate, ano lang katangang kayo? Hindi ko yan kailangan. Hindi ko na nga alam kung saan ko ilalagay ang mga pera ko. Ganito ang gawin natin. Kahit anong problema sa sukal, maayos rin sa sukal. Kung sino man ang mananalo, sa kanya ang lahat ng pera. Sa simula't sa pool, sa akin ang perang yon. Kinuha ko na yun sa'yo, kaya sa akin ang pera. Sa'yo na ang pera. Ang gusto ko lang makitang patay si Jack. Hindi lang naman pera ang nakataya. Pati na rin ang mga ulo natin. Hindi ba't mas maganda yon? Kung sino man ang mananalo sa larong ito, pwede niyang patayin ang kahit na sino kung gusto niya. Iniisip mong papayag na lang kami. Ito na ang magiging huling laro niyon lahat. Mukha namang ayaw nyo na makita ang isa't isa pagkatapos nito, hindi ba? Bakit kami magtitiwala sa'yo? Ako na maglalaro para sa pamangkin ko. Kapag natalo nyo ako, pwede nyo kaming patayin dalawa kung gusto nyo. Pero alam kong gusto ni Jang ang mga larong may mas malaki jackpot. $1,000,000 bawat player. Bakit? Masyado yung maliit? Gawin natin 2,000,000. Kung wala kayong pera, magdala kayo ng isa pang player. Makukuha ng panalo ang lahat at ang matatalo ay mapupunta sa impyerno. Hindi ba't nakaka-excite? Kailan at saan ito mangyayari? Nagmeryenda na ba kayo? Hindi ko akalaing darating ang araw na manghihiram ka ng pera sa akin. Huwag kang tataka. Hindi mo magugustuhan kapag nagalit ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Salamat dito. Galingan mo. Kung hindi, sigurado kakatayin ka mabahin ito. Kaya kong talunin si Degil. Alam mo kung paano siya mag-isip. Tingin mo ba mag-isa siyang pupunta? Kailangan mo ang tulong ko, Jang Dongshi. Kung matalo mo na ako, patayin mo na lang ako kaysa iwan mo ako dito. Pasensya ka na hindi kita nasundo nung lumabas ka. Huwag na huwag ka nang babalik doon, Kuya. Pangako ko yan sa'yo. Kuya, huwag ka na makialam dito. Hayaan mong protektahan kita. Anong pinag-usapan niya ni Degil kanina? Wala yun. Usapan lalaki lang.
Kahit hindi mo nabayaran yan, basta makabalik ka lang ng buhay. Maraming salamat po. Gusto mo bang basahin ko ang palad mo? Mabubuhay ka ng matagal, kundi ka na magsusugal. Babae ko ano ang mangyayari kapag natalo kayo. Ano naman yun? Hindi mo pa alam. Mahilig humiwa ang isang to at siya naman mahilig manakal. Ano mas gusto mo? Basta ba huwag kang iiyak kapag natalo ka na? Hindi mo ba nakikita ang baliw ako? Matapang ang isang to. Kung ang batang yan ang baliw, ano naman ang tawag sa'yo? Kailangan ba talaga namin magpakilala isa-isa? Dati ang tawag sa akin ng mga tao ay babe. Pero ngayon mukhang bruha ng pangalan ko. Dinala niyo ang baliw at ang bruha sa laro natin? Okay. May gusto ba kayong sabihin bago tayo magsimula? Maghubad tayo. Ano? Sigurado ako may plano kayo magtago ng bara sa damit niyo kaya para maiwasan yun. Maglaro tayo ng walang suot na damit. Walang problema sa akin yun. Pero paano naman ang mga binibini? Walang sisiyan pag natalo kayo ah. Di na tumatayo ang sayo, di ba? May condition din ako. Gamitin natin ang mga ito sa laro. Alam kong mamarkahan niyo ito gamit ang mga kuko niyo. Bakit naman kami susunod sa'yo, Manang? Bakit ilantaw ka na ba? Naman na mas bata ako sa'yo. Ba't ka nagagalit? Heto ang resibo ng barahan na yan. Kabibili ko lang yan kanina. I-check niyo pa isa-isa. Kung ayaw niyo maniwala sa sinasabi ko, magpabili na lang kayo ng bagong baraha sa iba. Ay, ang init naman dito. Gamitin na natin ang mga to. Wala nang oras para bumili ng bago. May iba ba kayong gusto? Sabihin niyo na. Isang kamay lang ang gagamitin natin sa laro. Para wala makabandaya. Kaliwang kamay lang ang pwedeng gamitin. Kahit ano pang gamitin niyo, isang kamay, dalawang kamay o kahit mga paa ninyo, wala akong pakialam. May gusto pa ba kayong idagdag? Biro na lang ang kulang. Ikuha mo siya. Ngayong nasabi na natin lahat ang gusto natin, maging malinis at matapat tayo para maging maganda ang kalalabasan ng laro. Alam nyo na ang mangyayari kapag nandaya kayo. Buong braso ang putulin natin para sa mga mandaraya. Braso para sa mga tao, leg naman ang para sa baboy. Tingin nyo ba sapat na yan? Smith & Wesson 38. Ito ang nagpabaldado sa kamay ko. Walang manonood sa inyo. Labas sa mga di kasali. Opo po. Ano pang hinihintay niyo? Thank you.
Ngayon lang ako maglalaro ng uban. Tatanggalin ko rin to. Mag-umpisa na tayo. Seven points. Eight points. Eight pair. Sorry. Buisit ka talaga. Five thousand. 9 points. 3 pair. Pass ako. Tayong dalawa na lang. 10,000 ako. 10,000. 50,000. 100,000. 400,000. Magkano ang kailangan para makita akong bara mo? Maglagay ka pa ng 400,000. Sa'yo na yan. 6 points. 7 points. 2 pair. 3 pair. 1 pair. 10 pair. Ang takaw ng baboy ngayon ah. Nakikita mo ba ang mga bara ha? Magpalit na tayo. Magbukas ka na ng bago. Pwede po, wala naman ni Jarillo. Sumasakit ang ulo ko. Ano ba ang isang hustler? Palagi mong tandaan na ang isang hustler ay mayroong mata sa mga kamay, tenga sa mata, at ilong sa mga tenga. Pero wala naman ako makita. Ano bang sinasabi nyo? Ang mga mata ng hustler, ang pinaka-espesyal sa lahat. Mag-focus ka nang makita mo ang dapat mong makita. Pass ako. Si Agui, 1 at 4, 5 points. 20,000. Si Jongtong Ship, 3 pair. 100,000. 100,000. Nanalo si Jongtong Ship. 200,000. 200,000. 300,000. Bayaran mo para makita mong bara ako. Kolo ko. 3 pair. 4 pair. Bakit? Tingin mo nang daya ako? Hindi po. Siyempre hindi. May bayad ang pandaraya. Nakalimutan niyo na ba? Manood kayo mabuti. May papakita akong nakakatuwang magic trick. Ang baliw ay nagpas. Dahil 9 points lang ang hawak niya, hindi ba? Ikaw naman ay may 7 points. Tama ba? Wala pa ba kayong napapansin kakaiba? Tingnan naman natin ang hawak ng pruha. 6 at 7. May mahika yata ang ginawa ang pruha. Lumabas ka muna at maghintay. Malapit na kaming matapos. Hindi ako nakaisip yan! Si John ang nabigay sa akin ng mga baraha! Hindi ba ikaw nag-uto sa akin na gawin ko yun? Sabihin mo sa kanila! Tegel! Tegel! Tulungan mo ako! Pakiusap Tegel, maawa ka! Makahayop mo yun! Papatayin ko kayong lahat! Tandaan nyo yan! Ipakita mo sa amin ang salamin mo. Magbaba ka ng taya at ipapakita ko sa'yo. Magkano naman ang hihingin mo?
Para makita nyo ang salamin ko, itaya nyo ang tig-isang mata nyo ni Hamdegil. Ipapakita ko pagkatapos. Ba't namabalo na talaga yung baboy na to eh? Kung matatalo ako sa larong ito, pwede nyong gilitan ang leg ko. Tsaka nyo tignan ang salamin. Marunong ka makipagsukal, Jiang Dongxik. Sige, itataya natin yan. Kung tunay kang hustler, bata, hiwain mo ang leg niya gamit ang baraha mo. Pwede nyo bang lakasan ang boiler? Ang bag ko para sa gas. Itapon nyo ang mga barahang yan. Dali nyo rito ang barahang ginagamit nyo. At lakasan nyo ang boiler. Six points. Eight points. Five pair. Nine pair. Pass ako. Pass ako. Five thousand. Pass ako. 100,000. Sa'yo na. One thousand. Narinig kong tinuruan ka ni Go. Tama yan. Nabanggit ba niyang dumumi siya sa pantalon? Nang saksakin ko ang kamay niya? Ha? Anong sinabi mo? Posible palang sumunod ang isang tigre sa isang daga. Gusto mo bang matuto sa isang tunay na hustler? Tama na ang satsat at tumaya ka na. Paano kaya kung ayokong tumaya? Basta ko. Natutunan mo sa dagang si Kuang Riol. Ano yun? Ano bang ginagawa mo, ha? Bakit mo nilagay ang kamay mo sa underwear niya? Wala siyang ginawang ganun. Maupo ka lang. Kung ayaw mo mawala ng kamay. Ay, may nagtatanong ba na opinion mo? Narinig ko ang pagkuha mo ng pangatlong baraha. Buksan mo ang kamay mo. Ba't ako makikinig sa'yo? Putulin natin ang kamay niya kung ayaw niyang pakita. Masaya ka na? O ano? Ayos na? Teka, may isa pa. Huwag kayong gagalaw kung ayaw niyong mahiwalay sa kamay niyo. Sigurado akong binigyan mo ako ng 9 pair. Jiang Dongxik. 8 pair ang akin. Binalak mong manalo gamit ang 10 pair, tama ba? Akala mo ba maluloko mo ako ng ganun? Umabot ng alak sa ulo mo. Ilagay niyo ang mga taya niyo. 1,000 bilang panimula. Itataas ko yan. Itinataya ko ang ulo ko at lahat ng pera ko na meron kang 10 pair. Itinataya ko ang ulo ko at lahat ng pera ko na merong bara sa loob ng underwear niya. Ubarin mo ang suit mo at siguradong may malalaglag dyan. Anong itataya mo? Paano kung wala? Masasabugin ko na lang ang utak mo. Pagsisisihan yung bagay niya to. Teka lang. May sinabi sa akin si Guang Rion.
Ano naman yun? Hindi ba't ang bumaril sa kamay mo? Estudyante ni Master Pyong? Sinasabi mo bang kilala mo si Connie? Pamangkin niya ako. Buksan mo. One point lang. Tinalo ng one point ko ang ten pair mo. Patay na ngayon ang matanda. Alam mo ba ang mangyayari kapag pinagubad mo siya? Gawin mo. $10 million para sa isang strip show. Manood ka mabuti. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Patay na rin ang baboy. Tapos na ang larong to. Kuya, kunin mo na ang pera. Ghost. Bakit? Ano yun? Ibibigay ko sa iyo lahat ng pera ko. Barilin mo sila. Nababaliw ka na ba? Huwag mo nga ako utusan. Akala mo ba hindi ko kayang gawin? Anong gagawin ko, Uncle? Ibaba mo ang baril. Nanalo sila. Pero may malaking atraso sa akin si Connie. Ang pamangkin niya magbabayad nun. Kamay ang barilin mo. Naipatalo mo rin ba ang tangan mo sa laro? Barilin mo. Papatayin kita! Papatayin kita! Kuya! Dumihan ang kamay ko. Walang kahit na sino sa inyo ang kaya makapatay sa akin! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo lahat! Papatayin ko kayo lahat!
Kuya. Kuya. Anong ginagawa mo, Kuya? Kukunin ko na para sa sarili ko ang perang to. Lumayo ka. Ay, na lalaking nagpakalat ng halos $1,000,000 sa kalsada ng Gwangju kahapon. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga pulis na biktima ng pamamaril si Ha Gwangchul at ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kainin mo itong sopas. Nang araw na yon. Ha? Tatlong baraha ang hawak mo. Saan mo yung itinago? Kinain ko. Heto. Para sa'yo. Kumusta na si Mina? Ayos naman po. Bunso, mahal na mahal ka ni Kuya. Natanggap namin ang liham na isinulat ni Kuya bago siya mamatay. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko. Sundan niyo ang mga pangginawa ko para kunin ang munting regalo ko sa inyong dalawa ni Daigil. Maging sapat na sana yan para masimulan niyo ang bagong buhay niyo ng matiwasay. Nalaman namin ang katotohanan na kaya niya ginawa ang lahat ng yun ay para protektahan kaming dalawa ng kapatid niya. Namatay siya para sa kinabukasan namin ni Mina. Sa biyahe kami, pabalik sa Seoul. Bigla na lang, may ideyang pumasok sa utak ko. Magagawa ko bang iwan ang buhay na to? Alam mo ba kung ano ang Hands of God?